Isa sa mga pinakamaganda daw na alagaan na isda ay yung mga arwana. Maganda daw po silang alagaan dahil napakaganda ng kanilang itsura. Pero sa mga inchik po ang kanilang paniniwala, yung mga arwana, swerte. They bring good luck. Pero may isa pa pong maganda tungkol sa mga arwana. Meron po silang aral, leksyon na tinuturo sa atin. Kung alam po natin kung paano yung nature, kilos at buhay din. Ang mga arwana po, pag nanganak yung babae, panay na nakabantay yung kanyang asawa, yung lalaki. At pag nangitlog na po yung babae, hihigupin ng ama yung kanyang mga anak. Mananatili sa bibig ng ama yung kanyang mga anak for 50 days. Inilalagay ng ama na arwana ang kanyang mga anak sa kanyang bibig to protect them. 50 days, he will not open his mouth. For 50 days, he will not eat. For 50 days, he will starve himself for his children. It is a silent kind of love. At pagkatapos po ng 50 days, doon po niya bubuksan ang kanyang bibig at makikita niya po lalabas ang kanyang mga anak. Makikita niya po na parang naiiyak pa yung arwana. Kung gusto lang niya, no, habang buhay, poproteksyonan niya, aalagaan niya, kahit na mamatay siya, para lang sa kanya mga anak. That is the love of the father. The love of a father is silent, and yet it is always true and real. Hindi ibig sabihin tahimik, wala siyang ginagawa. That is why let us appreciate the silent sacrifices of the Father. And let us always remember that we have also God the Father silently taking care of us. Why is it Jesus could sleep in the midst of the storm? It is because of His faith in the Father. And if you have the faith of Jesus, no storm will ever triumph in your life. Wala pong perpektong ama, pero kung walang ama, hindi mabubuo ang pamilya. Pasalamat po tayo sa Diyos. Dahil ang mga ama tahimik, pero hindi po natin alam ang mga sakripisyo na kanilang ginagawa. Kung ang ama ay nagloko, kung ang ama ay wala sa pamilya, huwag po tayo mag-alala. Dahil ang Ama natin sa langit, hindi tayo iniiwan.